Magandang araw mga ka-idol. Ngayong araw na naman ay may gagawin na naman tayo. At ito mga ka-idol ay ang gagawin natin na ito ay gamit ito sa pagkukopra mga ka-idol. Alam niyo naman sa pagkukopra kailangan natin ng mga gamit para hindi na tayo manghiram sa ibang tao. So, talagang hindi naman kami nangingiram kasi kumpleto rin kami sa gamit. Ito mga ka-idol ay dating gamit na ito na naputo lamang. Pero ngayon mga ka-idol ay pinaayos natin sa pandayan. At ngayon naman ay isasalpak natin dito sa ating kinukuwang kahoy na ito mga ka-idol. At ngayong araw ay gagawain natin ngayon ito. Para nang sa ganun ay magamit na natin sa pagkukupra sa susunod na araw. Kapag tayo ay nag-kopra na. So ngayon mga ka-idol, kumuha ako nitong kung kahoy na tawagin sa amin ay binunga. At pagkaputol nga niya ay pasan-pasan ko na. At ako ngayon mga ka-idol ay pauwi na. At ngayon pagdating ko sa bahay, nagpalit lang ako ng damit uli. Para magawa na natin to at maumpisahan. Kasi habang yung mga kasama natin ay may mga gawa pa sila, ay magkukopra sana tayo, kaya lang wala naman tayong kasama. So ngayon mga ka-idol, pandahin muna natin to, gawin natin itong ating gagawin ngayon para ay magamit na ito sa pagkukopra sa susunod na araw. Kaya ngayon mga ka-idol, inuumpisahan ko na para makita nyo na itong aking gagawin nga ni ay gamit nga ni sa pagkukopra. So yan mga ka-idol, ay nilalagari ko lang kasi matigas tagain itong kahoy na ito. So medyo may kakunatan kaya gamit natin ang lagari para yun naman hindi masakit sa katawan pag taga. Ay lagariin na lang natin ito mga ka-idol. At mamaya lang mga ka-idol ay makikita nyo na magiging itsura nito. Sa paggawa naman ito mga ka-idol, kailangan talaga ay may diskarte rin kung paano natin ito magagawa. Kasi hindi naman basta-basta isalsapak mo lang dyan sa kahoy na yan kasi sobrang laki naman mga ka-idol. So yan ay tatabasan natin at tatabasan yan hanggang sa makuha natin yung forma. Kaya ang kinuha natin dito ay yung malaking klase ng kahoy. Kasi kung maliit lamang, pwede naman yung maliit, kaya lang gagawa pa tayo ng medyo bahagya niyang kaunting upuan. So ito mga ka-idol, yung kinuha ko malaki na para hindi na tayong gumawa ng upuan. Ito ay diretsyong upuan na para siguradong ano na ito, yung matik na talagang sure ball na talagang ayos na ito. Hindi ka na magpapanday ng kung ano-ano pa dyan sa upuan niya. Yan o. Puformal na natin, gagawin lang natin ng uka yan para makuha natin parang upuan. So yan, kitang-kita nyo naman mga ka-idol kung paano natin tabasan. Pagkatapos na mataga-taga natin yung upuan, inuna ko muna itong paa para maporma natin yung pinakang bubutasan. Kaya bagyang tinigil ko muna yung pagpalang dun sa upuan. Kasi kailangan mauna ito para hindi mahirap mag tilang doon sa pinakang uupuan. Ito yung magsisilbing pinakampaan niya mga ka-idol para tumayo yung ating gagawin. So mamaya makikita nyo yung ating style nito mga ka-idol. At ito, hinahasa na natin itong ating pait para sa ganun naman ay pag ginamit natin ay matalas. So sinusukatan na natin yan mga ka-idol ang forma niya. Ayan, pagkadarit natin butasan yan, sasalpak natin yung pinakampaan niya na parang palapatik ang style. At sabi ko nga ni, kadalasan kasi ganito ang aming mga ginagamit sa ukangan, hindi tulad ng iba na parang mano-mano lang na ginagawa nila. Ayan, sabi, ginagawa namin ng ganitong panday para siguradong matibay. Susunod ko na itong tinigil ko kanina para maporma na nga natin yung pinakang upuan niya.
Yan, bawasan lang naman, bawasan natin hanggang sa medyo lumalim. So, mahirap din mga ka-idol mag-isip kung paano natin gagawin na style ito. Para naman makuha natin yung forma, talagang kailangan natin ng masusing style kung paano natin ito mapupurmahan ng maayos. Ito ay naisip ko lamang para magawa na natin itong ating pagtitikala ng kopra. Kasi matagal nang naputol ito ay napagawa lang natin ng mga nakarang araw dyan sa Pandayan o Talir. Ayan, medyo nagkakaporma na mga ka-idol itong ating ginagawa ngayon. At maya-maya lang, bagamat tapos naman na yung butas niyan, ito na lang sasalpakan ng talim, ang pinakang aayosin natin. Tinanggal ko lang muna yung mga balat mga ka-idol kasi sobrang kapal at sobrang bigat. Ayan, napakalapad ng kain ito mga ka-idol, kaya makukuha natin yung pinakang formas niya. Tabasan natin ng tabasan yan, ayos lang. Ayan mga ka-idol, ang ganda ng forma, di ba? So dito mga ka-idol, wala naman tayong tularan dito. Ito yung nasa isip lang natin kung paano natin poporman at aayusin. Diba mga ka-idol? Maganda na ang forma mga ka-idol. Ganyan mga ka-idol ang ukangan sa amin. Talagang nilalagyan namin ng pinakangupuan para pag naukang ka, matibay yung ating kwan, mabilis yung pag-ukang. Hindi tulad sa iba na mano-mano. Yung ginagawa na lang nilang sa kamay. Tinitikal. So bawasan ko lang ito mga ka-idol kasi hindi naman pwedeng mataas yan o malapad, dahil pag ginamit mo ay tatama dyan yung pinakang lukad, yung bao ng niyog, hindi man mapupersa mong paikutin. Yan, kailangan bagayan natin bawasan yan, paliit-liitin. At sa tingin ko rin mga ka-idol, bilis-bilisan na rin natin ito kasi parang aabutin tayo ng dilim. At sa tingin ko ay bukas na natin ito mayayari. Bukas na natin ito itutuloy at bukas na natin isasalpak siguro itong talim. Talagang aabutin na tayo dito ng dilim. May forma na. Salpak ko muna itong pinakang paa niya para makita natin ang forma. O diba? May forma na mga ka-idol. Kaya isusunod na natin dyan mga ka-idol yung talim. Para yun na, magiging ukangan yan mga ka-idol. At ngayon mga ka-idol, itutuloy na natin ngayong araw na ito at ilalapat na natin itong munang saklak. Saklak mga ka-idol ang tawag sa amin dito. Yan yung tubong pinutol. Ayan. Tapos isusunod na natin dyan yung talim. Mga ka-idol ay hindi tuwid ang lagay ng aming ukangan. Talagang yan ay tagilid. Tagilid kasi ang aming ginagamit dito. Hindi na kami sanay dun sa nakatiyaya ang ukangan. Ayan, kung napapansin nyo, tagilid yan. Talagang ganyan na talaga yung aming ginagamit. So, hindi natin mahawakan masyado mga ka-idol dahil medyo ininit natin yung talim sa apoy para madali siyang pumasar o madaling pumasok. Ayan o. Kaya madali siyang mailubog dahil nga medyo mainit. O yan mga ka-idol. O, di ba tagilid? So ngayon mga ka-idol, okay na. Ayan, yan yung ating gagamitin sa pagkukopra mga ka-idol. Ukangan ng kopra.